Sa gitna ng pagbayo ng bagyong Ompong sa Region 2 at Cordillera Administrative Region nitong Sabado, missing in action daw ang 10 alkalde mula sa ilang probinsya sa naturang mga rehiyon. Kaya iimbestigahan sila ng DILG. Pero hindi muna sila kinilala ng DILG dahil di pa raw final ang listahan at hindi pa nasasabihan ang mga mayor. Mag-i-issue kami ng so-called order after verification na kung talagang wala sila doon sa area nila despite of our directive. Maybe nasa ibang lugar lang sila, and then nung bumagyo na, siyempre some roads were blocked na hindi na rin sila makabalik sa kanilang areas. Nitong Biyernes, ilang mayor, vice governor at provincial board members ng Cagayan ang naiulat na nagpunta sa Malacañang para mag-tour isang araw bago nakatakdang bayuhin ng bagyong Ompong ang kanilang mga lugar. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Executive Secretary Salvador Medialdea na mga local official nga ang nag-tour sa Malacañang at nakipagpulong sa kanya. Pero di niya pinangalanan ang mga ito at di rin sinabi kung taga saan. Sabi ni Medialdea, kanselado na raw dapat ang tour pero dahil nasa Malacañang na ang karamihan sa mga alkalde, itinuloy na rin ito. Pero sabi ng DILG, hindi pa nila masabi kung kasama sa grupo ang 10 mayor na iimbestigahan at pwedeng parusahan. Ayon sa DILG, maaring masuspende ang mga mayor kapag napatunayang wala nga sila sa kani-kanilang lugar nang tumama ang bagyong Ompong. Posible rin daw silang matanggal sa pwesto kapag nalamang hindi itong unang beses na iniwan nila ang mga nasasakupan kahit pa may kalamidad. May mga areas na dapat may forced or preemptive evacuation. So kung wala yung mayors doon, how can you force them to leave the area, especially flood-prone areas? Kung wala yung mayor, walang authority. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.